Basta batas! Basta batas! Basta batas! Mula kay John, sabi niya kung may karapatan ba akong magreklamo sa nanay ko na nag-abandon na sa akin at pinamigay po ako sa ibang tao noong isinilang ako. At binawi lang ako ng lolo at lola ko. At kahit nung lumaki na ako ay di ako kinilalang anak. Kaya ako kaya ako nagrebelde. Pero imbes na suyuin ako, lalo akong pinabayaan at yung kapatid niya na lalaki sinasabing ampun lang ako ng lolo at lola ko. Ano po pwede kong ikaso sa magulang ko at kung paano ko din kasuhan yung nagsasabing ampun ako, sabi niya attorney. Okay. Well, una din sa magulang mo, no? sa kulturang Pilipino kasi, kahit may kasalanan ang magulang mo, di ba, hindi natin yan idinidemanda o inihahabla. Kaya halos wala kang makitang kaso dito na kapag may pagpabaya ang nanay o ang tatay, eh pag nagkaedad na yung anak ay maghahabla siya sa court. Sa ibang bansa, they do that most of the time, di ba? Pero dito ay hindi. So halos mo na tayong kabalitaan na ganyan kaso. Pero kung sakaling gusto mong humingi ng danyo sa magulang mo, ay maaari mang itry, ano? Kasi meron tayong tinatawag na Articles 19, 20, 21. It's a non-civil code, yung tinatawag na Doctrine of Human Relations. Ibig sabihin, yung naging nagpabaya ang iyong ina at sa pagpapabaya na yan, ikaw ay nasaktan, ano? Ikaw ay napabayaan. So, maaari mong i-test case yan na baka maaaring gamitin mong basihan. Kasi nga kagaya na sinabi ko, very unusual na may nagdedemanda sa magulang with respect to that. Hindi ba? Dalasan kasi dito, ang dinedemanda ang magulang kung ng abuso, ng rape, di ba? Nagkaroon ng sexual or verbal abuse. Diba, ang problema kasi medyo matanda na din kasi siya. Pero kung halimbawa, kung bata ka pa, nung time na nangyari yan, nilabuso ka ng magulang mo, eh maaari ka magsampan ng kasong kriminal sa RA 7610, Child Abuse Law na tinatawag. Ngayon, kung naman sa nagsasabi na tao na ikaw ay isang ampon at ikaw ay hinisiraan, eh maaari mo itong idemanda ng slander sa korte. Kaya lang, kung matagal ang sinabi yung sinisiraan ka ng mga eh baka mag-prescribe na yan at wala ka ng karapatan para pagdemanda ng kasong kriminal. Pero pwede ka pa rin magkumpa ng kasong sibil for payment of damages. Hindi ka ng damages dahil yung ginawa niya ay nagdulot ng iba yung pagdurusa sa panig mo. Basta batas! Basta batas! Basta batas!